Hello guys, welcome to my channel, Yen Case here. Today guys, I want to show you if how to take care of Gladiola. Gladiola is very nice plant guys, because once they bloom, the flower will last until 2 weeks. So I have Gladiola here in this area. So, kung napapansin nyo guys, ito naka-bend sila, nakatabingi. Ito, kailangan po nila ng suporta kapag sila po ay mag-flower na. Kasi babagsak po siya guys. Mahaba po kasi ito guys. Matangkad. Pag nagbulaklak siya. Ito pa siya. Bali, last year ko lang ito sila tinanim guys. Ito, nakahiga. Kailangan nila ng support. Kahit ganito nakatayo siya guys, na ganito, kailangan mo pa rin siya ng support kasi once na nagbulaklak sila guys, matangkad yan eh. Mahaba yung bulaklak niya. Napakaganda ng bulaklak nito guys. Pag nagbloom ito sila, i-update ko kayo. Ang aking mga gladiola dito sa side na to guys. Ito gladiola rin siya na sapat. So ito guys, malapit na siya magbulaklak, nakahiga siya. So kailangan niya ng support. Ayan, bulaklak na yan niya guys. Pasulpot na yung bulaklak niya. Tsaka ito. Ito magbubulaklak na yan guys. Ayan, magiging flower na yan. Maganda po siya. Tapos ang kailangan natin para ma-support natin siya, mayroon ako dito mga stick. Ito mga bamboo. Dito guys, ganito yung mga kawayan dito, maliliit lang. Ayan, mahahaba na maliliit. So, let's start guys. Ako'y magtutusok na nitong mga kawayan para ma-support yung mga gladiola. Ito naman yung aking pangtali. Thank you.
Tulad nito guys, ayan, naglagay na po ako ng bawat isang puno ng gladiola. Isang stick din po yung katapat niya. Para may alalay po siya pag nagbulaklak na siya. Ayan. So, kailangan po talaga isang stick na mahaba. Para may alalay siya pag nagbulaklak kasi yun nga, mahaba nga yung bulaklak niya. Ang kagandahan lang po dito sa gladiola guys, perennial siya. Ibig sabihin, after niya magbulaklak, babalik rin naman siya sunod taon. Tapos ito guys, isang piraso lang ito natin na ito. Ayan yung original na tinanim ko ito. Itong dalawang ito. Ayan, dalawang na sanga na yan. Supling na niya yan. Bali, nagmumultiply siya taon-taon. So, oh, kailangan mo lang mag-invest ng maraming stick. Tapos, may mga proseso pa po siyang gagawin pagkatapos nilang mag-bloom para healthy sila, natutubo ulit. So, i-update ko kayo guys. Tutuloy ko na itong aking pag tatali sa mga stick at saka na ng gladiola. Ito guys, tapos na ako maglagay ng stick at tali sa mga gladiola. Ito siya, nagbubulaklak na. Ganito siya guys, pag may bulaklak lang, hindi lang yung katawan ng tatalian mo, pati yung sa bulaklak niya para may suporta siya. Kasi mahaba siya. Ito, baluktot din. Itong isa, yan, may support siya sa flower. Tulad nito guys, mahaba siya. Yan. Yung stick na ginamit ko, maiksi lang siya, 4 feet lang. Kaya ganun siya kataas ngayon din. Yan, mula sa baba yung may tali hanggang dito sa bulaklak niya. Ayan, para may support yung flower niya. Kasi mahaba siya. Okay guys, thank you for watching.